Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin. Ako nga pala si Teacher Sandra. At ako naman si Teacher Jen. At ako naman si Teacher Jenny. Na mag-aatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang tamaraw na magdaraos ng kanyang kaarawan. Na pinamagatang si Ida at ang pinakamagandang bestida. Isinulat ito ni Dinang Sarap P. Aldovino at iginuit naman ni Binibining Gabina o Di Castro. Binigyang buhay namin tatlo! Teacher Sandra May A. Dimaano of Taguan Elementary School. Teacher Jenna Rindini Padua of Tangkalan Elementary School. Teacher Jenny C. Dimapalitan of Karandangan Elementary School. Division of Occidental Mindoro, sa anyo ng storytelling. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't manood at makinig! Pero teka, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kami muna ay mayroong tanong sa inyo. Kilala niyo ba ang hayop na ito? Ikaw, kilala mo? Kayo, kilala niyo ba? Kayo rin ba ay nagdaraos din ng inyong kaarawan? Isinusuot niyo din ba ang inyong bagong kasuotan sa inyong kaarawan? Halina't samahan niyo kami! Si Ida at ang pinakamagandang bestida. Ang pamilya ni Ida ay naninirahan sa kabundukan ng isla ng Mindoro. Masaya at payak ang kanilang pamumuhay. Sa edad na 6, malambing at masayahing tamaraw si Ida. Marami siyang kaibigan at kalaro. Malapit na ang kanyang 7th kaarawan. Hanggang sa pagtulog ay iniisip niya ang kanyang magiging salo-salo at kasuotan. Nais niyang kausapin ang kanyang nanay at tatay tungkol dito. Sino nga ang magdaraos ng kanyang 7th kaarawan? Sino? Siniit niya ang kanyang mga magulang sa silid. Nakita niyang malungkot ang kanyang tatay habang nagbibilang ng pera. Si nanay naman ay may hawak na bestidang pula. Ano nga ulit ang hawak ng kanyang nanay? Ano nga? Ano kaya? Agad na kilala ni Ida ang gami. Paborito niya ito kahit luma na at merong tagpi. Hindi na siya tumuloy sa silid. Subalit, hindi mawag din sa kanyang isipan ang nakita. Kinabukasan, maaga silang bumaba sa kapatagan. Oops! Sa palagay niyo, ano kaya ang gagawin nila sa kapatagan? Ano kaya? Upa! Bumili ng bestida sa palengke! Kumuha si nanay ng ilang damit para masukat ni Ida. Naku! Malaki pa lang bestidang ito, nanay! Hindi kaya ako magkamalan ako, elepante? Biro ni Ida matapos ang dilaw na damit. Sunod naman kinuha ni nanay yung kulay berde. Aba! Maliit pala! Hindi kaya mukha kang sanggol pag ito ang suot mo? Si nanay naman ang nagbiro. Hindi matapos-tapos ang hagik-hika ng mag-ina. Lalo na nang sinukat ni Ida ang maikli at asul na damit. Napakahaba ng isang ito! Sabi ni nanay. Abot hanggang sahig ang mga palaputi nitong kulay lila. Marami pa silang isinukat. Merong masikip, maluwag, maganda, simple, makintab, at meron ding may malalaking botones at laso. Ano kayang kulay ang pipiliin ni Ida? Asul? Berde? Napagod na sila sa kakahanap at kasusukat. Napatingin si Ida kay nanay. Bigla siyang may naalala. Nay, may napili na po ako!
Biglang sabi ng bata sa kanyang ina, "Isusuot ko na lang po ang aking luwang bestida." Gulat na gulat si nanay. Sinlaki ng bumbilya ang kanyang mga mata. "Ayaw mo ba ng bagong damit?" tanong niya. "Gusto ko po, pero hindi ko po kailangan. Mas mainam po yun para makatitid." Sagot ni Ida na may ngiti sa labi. "Anak, gusto ko sanang suot mo ang pinakamagandang bestida sa iyong kaarawan." Malungkot na wika ni nanay. "Umiiyak po ba kayo, nanay?" Niyakap niya ito ng napakahigpit. Pinahid niya ang mumunting patak ng mga luha sa pisngi nito. "Halika na, nanay! Atin ang ihanda ang pinakamagandang damit sa buong mundo! Tiyak ko, naghihintay na si tatay sa ating pag-uwi! Huwag na ho kayong mag-alala! Hindi ko man maisuot ang pinakabagong damit, isusuot ko naman po ang pinakamagandang ngiti!" Hanggang dito na lang ang aming kwento na pinamagatang Si Ida at ang pinakamagandang bestida. Lagi nating tatandaan, hindi kailangan ng bagong kasuotan upang may daos ang karawan. Ano man ang iyong suot, basta malinis ang iyong kalooban, tiyak ang kaligayahan. Matuto tayong magtipid para sa ating kinabukasan. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.